Pre Jason, ano, kumusta ikaw? Parang ang lungkot mo. Lagi kang malungkot eh, napupuna ka ng mga viewers. Ha? Pre Jason, nagkape ka na? Natapos na yun. Yan po ang aking bahay noon. Nagsumikap lang ako, nagtsaga po ako. Kaya ako nagkaroon ng medyo maayos-ayos na bahay. Aww. So ayan, good morning po sa inyong lahat. Muli na naman po nagbabalik ang inyong ka-idol, si Kuya Leo. Ayan mga ka-idol ko, kakagising ko lang at yan na nga oh. Mayroon akong dadalhin na munting biyaya kila Tatay Joel at kay Kuya Jason. Ayan, may itlog, may noodles, may konting dilata, tinapay, kape, at saka yung bigas mga ka-idol ko. Dapat sa gabi ko ito dadalhin sa kanila, kaya lang gabi na ako nakauwi at medyo pagod nga rin ako, kaya ipinagpaumaga ko na. Naalala niyo po ba mga ka-idol ko, nung nakaraan, nung nag-opening kami sa aming munting business, at yun na nga, pinagkalooban kami ng kaunting benta lang naman, hindi naman po malaki. Yun na nga po ay labis-labis ko pong ipinagpapasalamat yung kay Lord dahil hindi po kami nasiro. At yun na nga po, ito, mag-share ako kila Tatay Joel at kay Kuya Jason. Kaunti lang naman po ito, pero alam kong makakatulong ito sa kanila, lalong-lalo na ngayon na nagsisimula ulit silang bumangon. Tara na po mga ka-idol ko, samahan niyo po ako. Let's go! So yan mga ka-idol, tara na. Good morning, Tatay Joel! Ayan mga ka-idol ko, pagkalabas ko sa bahay, eto na sila Tatay Joel. Oh. Napakalapit lang dito sa aking bahay. At yan na nga, ayan o. Oh. Silipin natin yung kanilang tinutuluyan. Eto po mga ka-idol ko. Oh. Ayan po. Oh. Dito po sila pansamantalang tumutuloy. Ayan o. Oh. Ayan po yung aking dating bahay mga ka-idol ko. Actually mga ka-idol ko, dito si Mrs. nagsasampay. So wala talaga sila tatay ibang masisilungan kasi hindi pa namin nasisimulang gawin yung kanilang bahay. Kaya dito na muna sila. Ayan o. Oh. Natulong nga lang dito mga ka-idol ko. At yun nga, sabi ko kila Tatay Joel, kapag umulan, talagang doon sila sa loob ng bahay ko, ano, matutulog. Ano tay, Kuya Jason? Kumusta ang tulog nyo kagabi? Okay lang po, malamig-lamig. Oo, nasa Tagaytay tayo eh. Mm-mm. Si Jason nanood yan ang TV kagabi sa bahay, tapos ito, sinilip kita, tulog na. Kumusta naman ang pagpaparking nyo? Pagpapano? Kapon? Oo, talaga. Mm-mm. Eh, ayos na yun tatay, lalo na kung nakalipat na kayo doon, pag ganun, kahit for 150, makakasurvive kayo pag nasimulan natin na paggawa yung inyong bahay. Mm-mm. So, nakapagkape na kayo tatay? Oo, tapos na. Ang aga nyo gumising ano? Aga pa, eh. Alas yung lalo po madali araw. Oo, napakaganda ng klima natin dito eh. Nasa Tagaytay tayo eh. Hindi katulad doon eh. Kahit umulan, talagang pandropon electric pan. Hindi katulad dito, talagang dumang-damang ulan. Ready na naman kay tatay. Babalik kayo doon sa pagpaparking ngayon? Babalik naman. Pero mamaya siguro mga patangali. Siyempre, ayos wala namang kapagod na mga customer kung may patangali. Mm-mm. Umaga at hapon lamang yung napasok, pero kailan-ilan ang sabi naman dari bago magpasok ko, marami na rin yung customer na napasok. Oo, marami nang magpa-parking dun. At saka yung mga suki-suki mo dun, bibigyan ka nun ng pamasko? Sana naman. Basta... Kala ko, hindi nyo na kami ng mimis. Hindi, hindi yata isang buwan. Isang buwan sa Baturo, madalang mga mga. Jason, ano, kumusta ikaw? Parang ang lungkot mo. Lagi kang malungkot eh. Napupuna ka ng mga viewers. Ha? Kuya Jason, nagkape ka na? Natapos na yun. Inalmusala na rin. Anong inalmusala nyo tayo? Wala naman yung ganun parami. Napirang mahatlog yun. So, ayan tatay. Nagsangag kayo?
Ano kuya Jason, maliligo ka ba ngayon? Punta ka ngayon sa ilog ha? Habang ali si papa mo oh. Hmm? Hindi pa alam. Mamaya pagbalik ko, dalawa kami pupunta. Oo, tayo mamaya yung tanghali ha, para makaligo naman siya. At yun na nga. Oo. Ako maligo na rin. Oh, maligo na kayo. Kasi yan lang ang naman ang pakiusap ko sa inyo. Lagi kayong maligo para laging malinis. Kasi kapag lumuwas kami ng Maynila at dala namin yung sasakyan, tapos pwede nang lumabas ang bata, isasama ko kayo para makapanggala kayo. Makikita niyo yung mga building doon na matataas. Sa kayong hagda na umaakit sa building, Kuya Jason, yung hagda na gumagalaw. Oo. Bakang kagay ito. Hindi pa nakakita kaya hagdan na takbo. Ang ganda dun, Kuya Jason, sa Maynila. Tapos, bibili tayo ng sapatos mo at saka pantalon. Basta, ang gusto ko lang talaga, Kuya Jason, kung kakayanin na araw-araw ka maligo, maligo ka ha, Kuya Jason. Pag yung malaman niya na dyan, may babae yun. Kuya Jason, ha? Lagi hoy. Ayun, wala na naman ang taro. Wala talaga, palitan po yan ha, Kuya Jason. Yan lang ang tanging giling ko talaga sa inyo. Doon, sigurado yata doon. Malalaman din namin yan. Sigurado po doon. Yan lang ang gusto ko talaga, laging malinis. Magandang ikaw ko eh, Jason. Sa katatay, ano, lagi niyo po siyang i-remind sa pag-iinom ng maraming tubig. Ha? Kasi yun, malaking bagay pag marami kayong tubig sa katawan. Lalo kung makain kayo ng tuyo, ng mga noodles na ganyan. Kapag hindi kayo mahilig sa tubig, pwede kayong magkasakit sa bato, sa UTI. O, di ba? Lalo medyo gipi tayo sa pera, mahirap pag tayo na ospital. Kaya ako po kayo nire-remind, siyempre nandito na kayo sa akin. Responsibilidad ko na po kayo para ko na po kayong kapamilya. Katulad din sa mga, sa asawa ko, sa anak ko. Ganyan din yung sinasabi ko, more water. Kasi kung tayo magkakasakit, halimbawa, sa bato, mga ganyang sakit, mahirapan tayo kasi kapos tayo sa pera. Kaya hindi po man nangyayari, nire-remind ko po kayo. Ha? More water, kailangan more water. Iwas tayo sa mga mamantika. Parang puting maliliit na asin yun. Asin pala yun na namumuo. Lalo pa hindi magpapalabas. Hindi magpapakama sa iri. So ngayon tatay, papunta na kayo doon. So, ayan tatay, mayroon ako sa inyong dalang kaunting biyaya. Naalala nyo ba nung nakaraan na nag-opening ako? O, pinagkalooban ako ng kaunting benta dun sa aming opening. Actually, hindi naman malaki. Pero pinagpapasalamat ko na yun kay Lord kasi at least hindi kami nasiro. So, ito, magsisira ko sa inyo ng kaunting blessing tatay. O, ayan, bigas para may pasigurado na po kayo. O, tapos ito, isang tring itlog. Kuya Jason, nawakan mo kay Jason. Tapos eto tatay, ano, noodles at saka, ano, hawakan mo ito tayo isa. Hawakan mo kay Jason. Eto po ay, yan o, may noodles, may dilata. O, yan po o. Kahit pa paano, mayroon na po kayong maluluto-luto. Diyan yung itlog importante, pwede nyong lagain. Tapos prito lang. Ang pagpiprito po ng ganyan, konting mantika lang. Kasi ang mantika tatay, masama din po yan sa kalusugan natin. Ha? Talagang tiis-tiis lang po tayo at talagang magiging maayos din ang lahat sa inyo. Tiyaga lang and pray at hindi tayo pababayaan ni Lord tatay. Ha? Baka sa isang linggo masimulan na natin yung pagpapagawa ng bahay sa kabila. At dala ko na rin pala tayong ano, ilaw na ikakabit natin dyan. Madilim sa gabi dyan tay. Tika lang, kunin ko lang. Eto oh. O, ayan mga ka-idol kapon, inayos ko talaga to. Kasi sobra talagang dilim dito kila tatay. Eto o, tatay, mamaya po, pwede nyo po bang ilagay nyo lang ito dito o, tay? Ito, ilagay nyo po dito. O, tapos iano nyo lang dyan wire at mamayang gabi, kakabit ko na lang sa loob. Ha? Anong inalmusalan nyo ngayon? Tingin nga ng inyong ano? Ito o. Babaonin ko sana, ipapakulang ko na lang kay Jason. Ayan? Ay, yung may noodles, lalak. Magluto ko na lang noodles. Ay, silangag ko. Okay. Sabi mo na to, baka muna kumilang. Ayan, tiis-tiis lang muna mga ka-idol sila tatay Joel dito. Ito talaga mga ka-idol yung bahay ko before. Sa totoong buhay. Nung ako'y nalako-lako pa lang ng mga lason sa daga at saka wallet cinturon o. Oh.
Yan po ang aking bahay noon. Nagsumikap lang ako, nagtiyaga po ako. Kaya ako nagkaroon ng medyo maayos-ayos na bahay. Pero itong bahay na ito, mga ka-idol ko, napakalaki ng sentimental value nito sa akin. Dahil ilang taon namin itong sinilungan ng aking asawa at ng aking anak. Bagamat ganyan lang yan, pero talagang katulad ngayon, oh, nasisilungan nila Tatay Joel. Ayan po, oh. Ah, yun na lang, Tatay, ha? Mamaya pag umuwi ka sa tanghali, punta kayo sa ilog. Matingnan namin yan doon para malamlangin na yun. Oo, para makaligo si Kuya Jason. Safe naman doon kahit mag-isang pumunta. Kaya magsama ka ng mga bata dyan. Wala talaga yan. Anong itinanim nyo dito, Tay? Dito sa kopra. Saan? Ayun yung mga Ay. Pinarangan ko to kay Jason para hindi maka... Kala ko nagpunla kayo. Ano pa punla ko dyan yung pitsay? Doon ko na yung pupunla sa bota. Mayroon pa dyan, dito sa kopra din. Doon ko na yung mga may pahapon. Okay. Pagbalik ko sa... Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo. Mga taong tutulog-tulog ang matay, minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo ay taong bayan. Binigyan mo ng pag-asa ang mga maliliit na sa gantong panahon ay mas lalong nagigipit. Mga tao na di makapagtrabaho dahil sa virus na maaaring ikamatay ng mga tao. Pero ikaw ay lumabas at nagbigay inspirasyon upang malampasan ang krisis na nagaganap ngayon. Ikaw ang tumugon sa kanila. Buhay mo kayo, napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Mga pagtulong na walang hinihintay na kapalit nang dahil sa'yo maraming mga taong natauhan. Daing nang mahihirap, binigyan ang kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay na kailan man ang yaman di madadala sa hukay. Sana po ay marami pang lumitaw na tulad mo, na ang pagmamahal sa taong bayan ay buong buo. Di ko man kayang gawin lahat ng iyong ginagawa, tanging pag-alay lamang ng aking awiting nilikha ang tangi kong mabibigay sa'yo bilang pagsuporta. Dahil may mangilan-gilan pa rin na kumukontra sa kabila ng iyong mga ginagawang pagkilos, sadyang may mga tao pa rin ang bumabatikos. Idol, sana po ay huwag kang magbabago. Mahal ka namin anuman ang iyong pagkatao. Kahit nakaraan mo ay di man namin alam, ramdam namin na ikaw ay may pusong ginintuan. Sana'y ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin yung mga nangihila pababa. Mga taong naiinggit na pag-iisip ay lukot dahil sa...